Okay, magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Sarne at syempre nandito matagal nating na-miss, Dr. Sunny Villoria. Doc, hello, good evening. Good evening Maru at syempre sa lahat na nakikinig na na-miss din naman natin kayo lahat. At sana po ay lahat ay nasa mabuting kalusugan at palagaw tayo nakatago o nasa loob lang ng bahay. Hindi na kailangan. Ikaw, matagal ka nagtatago. Oo. Takot ang matatanda. Hindi, alam mo, you're looking good nga, Doc, ha? Thank you. Anyway, yan nga ang gusto natin pag-usapan, ang tungkol sa COVID-19. Kasi marami ang tayo actually ay nagtataka sa pataas na pataas na bilang ng mga mayroong COVID. Yeah. Oo, sa ngayon, talagang libo-libo, mahigit 20,000 na ang mayroon. At araw-araw na dadagdag sa atin, halos 1,000. So, Doc, bakit kaya ganito? Tayo ang pinakamataas yata sa Southeast Asia na. Aside from South Korea and Singapore. I'm trying to analyze bakit nga ganun. No? Ako malaking kinalaman sa pagkain. Sinabi nga, pinakamataas ang insidente ng COVID-19 na namatay. Ito yung 1,000 plus na ate sa Pilipinas. Out of 14,000 na tayo na no? Pero if you try, tingnan mo ang Vietnam, halos wala. Because nag-aid sila sa umpisa pala yung nag-lockdown. Sinasabing nagkaroon sila ng lesson kung nangyari sa SARS, no? Kaya maaga pa sila nag-lockdown. Pangalawa, pag nagpunta ka sa mga bansang yan, Cambodia, Vietnam, mahihirap na bansa yun. Pero alam mo, pagkain nila ay natural. Mas marami silang pagkain na bawang. Mm-mm. Bawang, sibuyas at tuya. At sinasabi na bawang is very good ng antiviral. Pag ikaw ay kumain ng kimchi, may mga bawang sa spices yun. Mm-mm. Even Taiwan, even Thailand, maraming pagkain nila ganun. So ako, I highly correlate that sa pagkain. Mm-mm. And in fact, may lumalabas din yung study na ang kailangan to boost the immune system mo, kailangan ang bituka mo ay malinis din at healthy. You have more than tinatawag natin probiotics, no? Ito po yung para to produce more good bacteria. Mm-hmm. Pero kung katawan natin ay mas marami ang negative or bad bacteria, nakukuha natin yan sa too much na processed food, namamatay mga good bacteria, mas nagpa-proliferate ang bad bacteria, mas mababa ang ating immune system. So, malaking connection, I would say, pagkain natin. So, talagang hindi nga tayo lalakas ang resistensya natin kung puro ang kinakain natin, instant noodles, tsaka yung sardinas na ayuda sa atin. Sinabi mo. Kasi at saka, one thing, pinapatay na natin ang pagkain natin more on the western side. Yes, mahilig sa atin sa mga ham, bacon, and so forth. No? And noong mga 1960s, wala nang pagkain ka doon. Kung titignan mo ang pagkain ngayon ang sinasabi ng bansa, Cambodia, Vietnam, ganun pa rin. Panay noodles at saka ang pampalasa nila are pure herbs and spices. Yes, sa atin, ang pampalasa na natin ay mga nakabuyon, nakapouch, and so forth na all are chemicals also. Totoo. Ngayon dapat pala pinamimigay na ayuda sa bahay-bahay, mga gulay talaga. Vegetable. No? At matutulungan nyo pa yung mga farmers. No? Yes. Nakita mo yung sinabi, tinapon lang yung ang dami-daming kamatis. Samantalang pag nagpatangatang pala yung 50 years kamatis. Lettuce, yes. Sayang, dapat yun na lang yung pinagbibili ng mga local government doon at naipamigay sa mga mamamayan. Okay. Bukod sa pagkain, Doc. Ano ba ang kahalagahan ng nung sabi nila steam inhalation daw? Totoo ba na makakatulong na prevent COVID? It can be particularly, alam mo sa India may practice na nag-nasal drops. Lalagyan ng konting salt yung tubig pagkatapos ay because it can have antiseptic effect. Maaaring makatulong. Okay. Yung mga sinasabi magsusuob daw. Kasi sa internet, nakita ko yung nagkukulubong sila, no? Tapos yung nagpapausok. Tapos nagkukulubong at para daw gumanda ang kanilang immune system. Tama ba yun, Doc? Yes. Kasi pag nagkulubong ka at nagpausok ka, nagpapaus ka, lalabas yung mga toxins. Alam mo yung mga sinasabi mong yan? That's part of traditional Chinese medicine. Mm-hmm. Di ba inani naman ng China? From the ginagawa nilang therapy, particularly for COVID, ay may kahalong Western
at traditional Chinese medicine. Mm-hmm. So inamin na nila yan eh. Kaya mas makita mo, sa kanila nag-umpisa yan, pero mababa ang insidente at mababa ang namamatay. Unlike na ano nangyari sa Amerika, medyo na ata sa kanilang ano, pagkatapos eh, may get 100,000 ang namamatay. Yes, no? Okay. Doon ba sa, ano, sa suob, ano ba ang nilalagay na mga dahon doon? Doon okay. Sa... Mga may mga antiseptic na particularly dahon ng what you call this, ng, ano, ng suha o kaya kalamansi. Mm-hmm. Even yung dahon ng mangga, sampong, at saka yung tanglad. Lemongrass. So, paano ang gagawin mo? Kahit, yun, no? Kahit peppermint o yerba buena, pwede din. Ah, so anong gagawin mo doon, Doc? Ilalagay mo siya sa ano, sa mainit na tubig, yung mga dahon na 'yan? Okay. Meron kayo ano, yung sinasabi natin kanina, yung pinapalanghap lang, no? Hmm. Meron kang takuri, yung ano, painitan ng tubig. Maglalagay ka kung gusto mo ng yerba buena, o kaya dahon ng kalamansi o suha, no? Pagkatapos gagawa ka ng ano, parang torotot na yung naka, ano, naka-direct yung dudo noon sa, ano, mo, sa ilong mo. Mm-hmm. Pagkatapos yun ay mas lalo mas yung plema, no? Mm-hmm. Or kapag meron naman kung gusto mo may tuwalya na kakulabong ka hanggang leeg coverage yung ulo, that could also be, no? And then meron din yung sinasabi mo naman kanina na soap, yung meron kang kalahating balding tubig. Mm-hmm. Bili ka ngayon ng ng water heater sa supermarket o hardware, mga 200, 300 lang yun. Yung ibinababad? Oo. Yes, oo. Lalagyan mo na sumusunod na dahon ng mangga, bayabas, yung sinabi ko kanina, suha, tanglad, pwede yun, mga tigiliman dahon. Habang kumukulo yun, ikaw ay nakasuob o naka-blanket hanggang leeg na nakaubad. So, hindi mo i-dip yung sarili mo kasi mapapasok ka. But rather, yung usok ang hinahabol mo ito. Mm-hmm. Do that for about 10 to 15 minutes. Ah, 10 to 15 minutes. Every day mo gawin. Okay. Every day, particularly kung ikaw palagi nilalagnat. Kasi that's one way para ilabas mo yung toxins mo through the skin. Ah, okay. Eh, yung mga madalas na, kasi ngayon sore throat, biglang nagkaka-sore throat, at natatakot sila na baka mamaya COVID daw yun. Ano naman ang immediate na natural treatment for that? Pwede yung asin, lalagay sa may tubig, mumog, o kaya mag-slice ka ng duya o turmeric, bababad mo sa bibig mo. Pwede, Okay, so babad lang para mawala yung mga bacteria yung virus. Yes, kasi antiseptic yun eh. Pero even yung, kahit yung asin sa tubig, mumog ka ng mumog, pwede yun. Pero sa palagay mo, Doc, yung mga natural na pamamaraan lang, pwedeng labanan natin ang COVID? Ako, hindi. Yung sinasabi natin ngayon, hindi siya purely, no? But rather kasi ang pinakapunot dulo nun, malakas ang immune system ng pasyente. So, saan magbabase yung malakas ang immune system? Particularly, ikaw ba yung sapat na tulog? Pag kulang ang tulog mo, bababa ang immune system mo. Siyempre, hindi ka nang dapat minum ng alak, hindi ka nagsisigarilyo, nakakatanggap ka ng tamang sustansya. At ngayon, kung alam mong talaga may kakulangan sa yung sustansya, you can take mga supplements. No? Malaking tulong yung supplements. No? Yung sa Chinese medicine na sinasabi ko sa kanina, it's parang supplements din yun na kinagamit nila to boost the immune system particularly at to kill the virus. No? So I think right now, pwede natin i-take, no? It can help yung organic acid berry, maring makatulong yan. For the reason, kasi ang nakita kasi na kinamamatay ng pasyente ng yung namagayong endothelium o yung daanan ng dugo sa baga at nagkakaroon sila ng hematoma or pasa ng dugo mismo sa baga. Ngayon ang organic acid berry may tinatawag na component ng anthocyanin. Ang action ng anthocyanin, it feeds yung blood vessel, arteries, no? Kaya ito yung nagpapasodilate, nagpapaluwag ng daloy yung dugo. At the same time, hinihil niya yung part na yun. Second, kaya ang unang kinamamatay ng pasyente is either acute respiratory attack or kaya ay pneumonia. Second, na kinamamatay commonly ay heart attack because they found out na yung right ventricle ng puso ay lumaki. Nagka-cardiomegaly. So yun, yung kapag ganun, mas may tendency kang atakin sa puso. So again, anthocyanin component ng omega-369 can help to support
yung nahihilang sa puso. So as a prevention also for COVID-19, you can take acai berry instead of taking ordinary vitamins and minerals kasi may additional protection not only to boost the immune system but rather to protect also yung organs na mainly involved, na complicated. Oo, so paano iinom ng organic acai berry? Okay, kung wala pang acai, wala pang COVID-19, you can take 2 tablespoons 2 times a day, kung capsule, 1 capsule 2 times a day. Pero kung talagang may meron talagang kahit mild pa lang yan, you can take 1/4 cup 2 to 3 times a day. Mm-hmm. Yan ang pwede natin i-recommend for that. Kasi aside from that, parang akong ginagamit ng acai berry, again, to boost the immune system like yung cancer patients, like yung mga pasyente for bypass angioplasty, no? So maraming uses ang organic acai berry. Mm-hmm. Oo. So ang yung palang liquid type na organic acai berry, dapat 2 tablespoons every day ang iniinom mo niya, no? For well-being. Pero talaga may sakit na 1/4 cup 2 to 3 times a day. 2 to 3 times a day. Tapos, Doc, yung yung capsule, gaano nga karami? Kapag kunyari, for prevention, ilan na capsule? Kahit 1 capsule once a day. Pero kung medyo marami sakit, 1 capsule 2 times a day. Pero ako, I would recommend kung talagang medyo malala na, you take the liquid para concentrated. Oo, actually masarap nga yung liquid organic acai berry. Talagang ang yung hindi ka talaga titigil nga sa kakainom niyan. Yes, kasi masarap siya. Oo. Oo, okay, ang ako 1/4 cup at saka nagpapaganda siya ng tulog. At it gives you energy. Okay. Kasi yan din ang problema daw ng ilan ngayon. Siyempre, na-stress sila dahil nga dito sa COVID at saka yung mga iba't ibang mga problema pa. So makakatulong pala itong organic acai berry rin to give them night's sleep. Good rest. Okay. Ngayon, Doc, yung mga bata ba? Kasi syempre gusto rin natin palakasin yung kanilang immune system, makalaban sila sa sakit, lalo na sa COVID-19. Pwede ba sila mag-organic acai berry? Alam mo, versatile ng acai berry, even baby pwede. Pinabibigay. Kasi sa mga baby common staples, palagi sinisipon. Mm-hmm. No? So kapag baby pa lang kahit 1 month old, you put in a dropper 1 ml to 2 ml, no? Mm-hmm. Hanggang pag mga elementary children, mga kahit 1 tablespoon, and then pwede lang 2 tablespoon. Pag nagkakaedad, kulang sa sustansya, pinakapanguyan ng gusto, you can keep as much as 1/4 cup 2 to 3 times a day. Oh. So, buong pamilya pwede gumamit ng acai berry. Oo. So, from baby to lolo, pati ang organic acai berry. Oo. Yung mga hindi raw makakain, Doc, makakatulong ba organic acai berry sa kanila? Kasi nagpapaganda din siya ng ganang kumain. Oo. Okay. So, Doc, saan ba nabibili ang organic acai berry? Actually, sa lahat ng major drugstores, available na siya, no? Even sa Lazada, you can order also Mercury, South Star, and so forth, lahat, no? And even my clinic, sa BioVital. Siya nga pala, bukas naman ang lahat ng branches ng BioVital clinic, and we're doing the Quezon City clinic every day now, 9 a.m. to 12 p.m. Every day bukas ng clinic natin. Ayan. So kung gusto ko... Kaya kung may tatanong na sila, kung paano gagamitin sa condition nila ang acai berry, they can text me direct on 0921-260-8459. Yan ay kung paano ko gagamitin ang organic acai berry. 0921-260-8459. Yan, i-text nyo direkta si Doc Sonny Villoria para malaman nyo paano nyo ititake ang organic acai berry at saka kung gusto nyo rin makipagkonsultahan kay Doc Sonny, ay pwedeng pumunta na sa kanyang clinic. Safe na safe, di ba, Doc? Anyway, Doc, thank you so much. At syempre, maraming salamat din sa inyong mga kasama dyan, lalo na ang mga staff mo dyan sa BioVital Wellness. Nasitahan mo kasi kami pag wala ng lockdown. Kamusta pala si Nanay? Namimiss ko na si Nanay. Si Mama Rosie. Mag-organic acai berry na siya. Thank you so much, si Dr. Sonny Villoria.